Hello guys, ngayong video, Q&A muna tayo. Bago natin simulan ng Q&A, inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa aming Facebook group. Ito ang aming Facebook group at ang link ay nasa description below. Okay, start na tayo. Intro na tayo. Okay, unang tanong agad tayo. Number one na tanong, mag-meet ba ang ibon kahit may kasama silang ibang mga ibon? Kung ang kulungan mo ay nasa eye colony cage, may mag-meet dyan. Pero kung nasa double cage lang sila at madami, tulad ng limang ibon pataas, mahirap yan. Mahirap yan dahil masikip. Masyadong masikip na para sa limang ibon pataas. Pero kung ang laman lang naman ay ng double cage mo ay 2 pairs or 2 pares, mag-meet pa rin sila pero may chance na hindi maging successful ang mating. Dahil pwede silang maistorbo sa kanilang kasama. Pwede silang mabugaw ng kanilang kasama. Kaya kung nakita nyo isang beses na nag-mate na sila, yung ibon na iniisip mo na mag-mate na, tapos na istorbo or hindi natuloy yung mating, lagyan nyo na yung double cage ng divider para magkaroon sila ng privacy na para makapag-mate sila ng tuloy-tuloy na hindi na istorbo ng kasama nila sa cage, sa double cage. Okay? So ayun yung technique lang doon para matuloy yung mating nila para maging successful. Kapag nakita nyo nang nag-mate, lagyan nyo na ng divider para hindi sila na istorbo ng ibang lovebirds. Okay? Number 2 na tanong, bakit po yung akin, matagal na silang nagsusubuan at napasok sa nest box pero hindi pa nag-mate? Okay lang yun dahil ayun na ang signs na banded na sila. Kapag banded ng ibon mo, dire-diretso na yan hanggang sa mag-mate sila. Ito lang ang lagi nating isipin pagdating sa mating or breeding. Ang pinaka matagal talaga sa mundo ng pag-iibon ay yung breeding or yung mating. Dahil hindi natin alam kung kailan sila magsisimula. Kung kailan sila magsisimulang mag-mate or kung kailan sila magsisimulang magparami. Kaya lagi lang nating isipin na huwag tayong may inip sa ibon natin. Ganito lang ang technique para magkaroon agad kayo ng mga itlog or inakay. Ang kailangan mo lang naman ay maraming breeder, maraming ibon. Maraming breeder ang pinakamaganda kasi pares na eh. So, hihintayin mo na lang sila na mag-itlog. Tapos, ang recommend ko ay okay na yung 5 pares. Or kung may budget ka na mas malaki, 10 pares. Ganun. So, kapag may mga ganyang pares ka na ready to breed, wala ka nang hihintayin. Kapag may nangitlog na sa yung isa, yung iisipin mo na lang yung mga ibang hindi pa nakakapag-itlog. So, ganun lang yun. Mahirap talaga kapag isa lang ang pares mo, tapos hinihintay mo lang sila na mag-itlog. Ayun ang pinaka nakakainip kasi isa lang pares mo eh. So, mas maganda kung mas marami kang pares. Kaya pagdating sa breeding, dapat maging wise tayo. Kasi hindi madali bumuhay ng inakay. Lalo na kung ang ibon nyo ay maselan. Kung ang ibon nyo ay laging nabubulabog kasi panay silip tayo sa nest box, ganon. Ganon ang simula ng pagiging maselan na ibon. Kaya isipin natin ang bad side at good sides, okay? Kaya huwag nang mainip. Dadating din tayo dyan sa pagpaparami ng ibon. Pangatlong tanong, paano pag merong itlog sa labas ng nest box? Pwede bang kunin at ilagay sa loob ng nest box ulit? So, pwede. Pero,
bago mo ilagay o ibalik sa nest box, tignan mo muna yung itlog. So, kung may itlog sa lapag ng cage nyo, bago nyo kunin, syempre, kailangan nyo ibabad muna ang kamay nyo sa patukan nila ng mga 30 seconds. Okay na yun. Parang naguhugas ka lang ng kamay. Naguhugas ka ng bigas. Ganon. Then, after ng 30 seconds, kunin nyo na yung itlog. I-check nyo muna yung itlog kung may crack or butas. Kung may crack or kung may butas na yung itlog, huwag na ibalik at ayan ay stress na ang ibon mo kapag ganun ang nangyari na may butas na or may crack na yung itlog. Next, kung wala namang crack yung itlog or hindi naman butas yung itlog na nasa lapag ng cage, kunin mo, ilawan mo kung fertile ba or hindi. Kapag inilawan mo kasi yung itlog, kapag mapula sa loob, ibig sabihin, pwede pang mabuhay yan. Pero kung ang loob ng itlog ay puti na, tapos may itim or dilaw sa gilid ng loob ng itlog, bugok na yon, or ayun yung tinatawag na infertile. Hindi na mabubuhay yung itlog. Pwede nyo na yun, ibukod or itapon or ilagay nyo, tapos pakain nyo sa mga ibon nyo. Ayun lang yon. Then, bigyan ko kayo ng tips para hindi mangyari yung ganitong scenario, yung nilalaglag yung itlog or binabasag yung itlog. Simple lang, huwag palaging silipin ang nest box, lalo na kung may itlog na sa loob. Huwag mo na din masyadong bulabugin ang ibon, lalo na kung nasa loob ng nest box. Tipong bubuksan mo yung pinto ng nest box, tapos andun pala yung ibon, mabubulabog na siya, tapos may chance nang maging maselan yung ibon mo. Ayun ang pinakapangit sa ibon na nagiging maselan. Oo nga, nakaka-excite magkaroon ng itlog, pero syempre, kung gusto mo silang mabuhay yung mga itlog at maging mabuting breeder yung mga alaga mong ibon, hindi mo sila iistorbohin sa ginagawa nila. Keep that in mind. Maging mahinahon lang tayo. Isipin mo ang tama at iwasan ang mali. Number 4 na tanong, pwede bang pagparesin ang magkakapatid? Magkaiba kasi natanungan ko, yung iba pwede daw, yung iba hindi daw. So doon na lang ako sa pwedeng oo, pwedeng hindi. Bakit naman? Pwedeng oo kasi hindi naman nila alam na magkakapatid sila, yung ibon. Magiging project mo ito sa ibunan mo. Tapos, ano ang advantage mo dito kapag pinagpares mo yung dalawang magkapatid, yung magkakapatid? Number 1, ang advantage mo, less sa gastos pag bibili ka ng kapares nila. Number 2, mapag-aaralan mo yung buhay ng magkapatid na pares. Pangatlo, magiging magandang impact ito sa ibunan mo. Lalo na kung napatunayan mong pwede palang magpares ang magkapatid. Tapos, doon naman tayo sa pwedeng hindi. Maraming nagsasabi na hindi pwede ipagpares ang magkapatid dahil magkakaroon daw ito ng genetic problem. Ano ba ang tinutukoy nila ng genetic problem? Number 1, hindi maganda yung magiging result ng inakay nila. Number 2, hindi daw makakabuo ng itlog o hindi daw makakapag-similya ng itlog. Number 3, magkakaroon daw ng problema yung linyada ng ibon. Kaya karamihan sa gumagawa ng sibling pair, tumatagumpay sila, wala daw nagiging problema, at karamihan sa gumagawa din nito ay hindi nagtatagumpay dahil nagkakaroon daw ng issue yung ibon at inakay. Andun tayo sa 50-50. Kung ikaw ay breeder na gusto mo magbenta ng quality na ibon, syempre, doon na tayo sa tamang proseso. Huwag tayo mag-breed ng magkapatid. Pero kung kayo ay nag-aalaga lang para sa ikakalibang, okay lang na yung magpares kayo ng magkapatid. Nasa inyo na yung huling desisyon. Okay, number 5 na tanong. May experience na po ba kayo na mas madalas pang nasa nest box yung cock kaysa sa hen? Yes, ako na-experience ko na yan. And wala namang problema doon. Why? Dahil ang ibon na madalas pumasok sa nest box ay komportable na sa kanyang kinakasama.
And there's no more reason na pwedeng sabihin dahil wala na. Normal na yan sa mga alaga nating ibon na matagal sila sa nest box. Wala nang issue doon, normal na yan. And that's all for today. Salamat sa nanood at sa mga sumusuporta sa ating channel. And mag-shoutouts muna pala tayo. Shoutout kina Rosel Meriel, Inigo Capablanca, Ken Gian Penezara, Carlito Amado, Kemuel Maranata, Kevin John Agravante, Julius Villa, Willy Posadas, Christian Liva, Mark Cleon Escario, shoutout din kina Imelda Luzano, Mark Daniel Jendel Corpus, Johnny Boy, Francis Manoy, Gerson Pasqua, Jeremy AJ Gaming PH, Jensen Pasqua, at kay Dennis Balabas. Tapusin na natin itong video. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.